Okay, so magandang araw sa inyo mga kasama. So ngayon ay ipakikita ko naman sa inyo yung paglalagay ng germinated seeds. Ito yung germinated seeds dito sa sponge. Okay. So katulad ito nga akong ginawa. Ito yung aking mga lipat na. Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano yun ay lipat. Okay? Okay, sige. So, ito yung ating sponge na naibabad ko na sa tubig yan. Yan. So, kinakailangan yung sponge sa paglilipatan ay merong tubig. So, ngayon, kukuha tayo dito sa seeds nito ng isa. So, dandahan lang natin. Yan. Nakita niyo yung ugat na yan. So, yan ngayon ating talagay dito sa ating sponge. Okay. So, kung nalagay na yan, ipitin lang. Saan natin talagay dito sa lagay ng tubig? So, bakit may tubig? Para ma-absorb ng poom yung tubig. Okay? Okay ba yan? Okay. So, kagalingan na ginerminate mo na yung seeds, makikita mo dito na malulusog na yung iyong mga buto na ipinula. Makikita mo na buhay na yung mga seeds dito. So, pipili ka na lang kung ano yung seeds na malusog, yun ang iyong ilalagay dun sa spots. So, dandahanin lang ang paglalagay. Para yung ugat ay di naputol. So, ganun lang kasimple. Okay, yan. So, dito naman ay parang ikinokondisyon muna natin yung mga punla bago saka natin ilipat doon sa styrofoam. Okay. So, kaya merong hiwa yung pinakapum para diretso yung ating seeds sa baba. Nakadiretso siya. Ayan. So yun yung ugat. So, ito yung dahon niya. Kalabahan natin. Kasi yung ugat ng binhi natin, so ito yung mag-absorb ng nutrient content na taglay noong tubig. Ayan. So itong aking pinanla na ito. Ito ay katulad yan. Ito. Yan ay pechay. Yan. So, kung yung ginawa mo dun sa una, yun din ang gagawin mo sana. Sa iba. So, ganun lang kadali. So, pinaka maganda talaga ay iyan muna ang patutubuin yung mga tunla mo. I-germinate mo na muna. Okay? So, isang araw, ililipat na natin yan. So, ganun lang kadali. So, kahit mga bata ay kayang gawin to. Kaya nga, kung ikaw ay bata at gusto mong matutunan ng ganito, pwede mag-subscribe ka na rin. Oo. Patulong ka kay mga papa at mama mo na makapag-subscribe. O kaya, yung mga magulang mo na lang ang mag-subscribe. Para masundan mo yung ating mga videos na pinapalabas. At sinusigurado ko naman na ito ay malaki na itutulong para sa inyo. Yan. So ito ay hindi lamang gawain na para ikaw ay mayroong mga pagkunan ng pagkain mo. Kundi ito ay pwede mo pa rin mapakinabangan at pwede mo itong gawin ng isang hanap buhay. Isang marangal na hanap buhay. So natutunan tayong gumawa ng ganito para may mapagkain, nakunan ng pagkain. Natututo pa rin tayong magkaroon ng
marangal na hanap buhay. So kung marami ka naman, at halimbawa, gusto mong magbahagi sa iba, so pwede rin, nakatulong ka pa sa iba. At yan yung ginagawa ko. At pagka maraming nakukuha, nagsishare tayo sa iba. Ika nga, share your blessing. Ay. So, ang ganda ng mga punlaw. So, dito, kita mo na kaagad kung anin yung punla na na-germinate. Kita mo na kung alin ang hindi. So, mapipili mo kung alin dito yung malusog. Mapipili mo kung alin ang hindi. So, yung malusog, o, yun ang kuhanin mo. Siya ang iyong palakihin o patuloy. Ganun kasimple, ganun kadali. Diba? So, kaya ano pang iniintay ng iba? So, mag-subscribe na. So, para masubaybayan ninyo yung mga ginagawa kong video na alam kong ang laki ng potential na ito ay makatulong sa inyo. Hindi lang sa larangan ng pag sabihin natin ng pagtatanim, hindi pwede itong maging way para tayo magkaroon ng other source of income o mapagkakita. So yan lang muna mga kasama, at sa susunod ay papakita ko naman sa inyo kung paano natin ito ilalagay doon sa ating lagayan na mayroong solusyon o mayroong tubig na. Okay, so that's all mga ka-YouTube lovers, mga subscribers. Thank you very much. At lagi nating sundin ang mga paalala ng ating pamahalaan. Dahil sa panahon ng pandemya, maglinis ng kamay, mag-face mask, mag-face shield kapag lalabas. That's all. Gandang araw, YouTube. Thank you.